Ito si Camber. Ito si Caster. Ito naman po si Tone. Magandang araw po. Talakayin natin yung wheel alignment ngayon. Ano ba yung wheel alignment? Tuwing siya kailan sa ginagawa? Ano-ano yung mga adjustment ng wheel alignment? Unang-una, ano po ba yung wheel alignment? Si wheel alignment po, isa po siyang parte ng preventive maintenance natin para mapangalagaan ang gulong natin, hindi basta-basta mapudpod, para pantay ang pudpod, para walang kabig, para komportable ang pagmamaneho natin at para straight yung manibela. Si wheel alignment po, binubuo ng tatlong adjustment. Yung tatlong adjustment na yon, si camber, caster, tsaka toe. Tayo. Ito si camber, ito si caster, ito naman po si toe. Okay, paliwanag ko sa inyo. Ano? Yan. Si camber, ito po yung, ito yung gulong natin. Oh. Nakatingin tayo rito, no? Yan. Ito yung negative. Ito yung positive. Ito yung tayo, ah. Nakaharap po ako sa, galing po ako sa likod. Pag sinilip nyo, ito yung gulong. Yan. Negative, positive. Okay? Tapos si caster naman, dito naman siya. Ayan. Ito yung gulong ninyo. Yung abante naman niya, ito naman. Paganyan. Negative. Positive. Meron na po isang video niyan. Panoorin po ninyo para mas maintindihan niyo yung caster adjustment. Tapos yung ikatlo. At si caster po pala para sa cabig yan. Para walang cabig yung sakyan ninyo. Pag binibitawan nyo, hindi gumaganong kaagad. Hindi kayo nangangalay mag-drive. Ayun naman yung trabaho niya. Ngayon, yung ikatlo po, yung toe, ito yung pinaka-basic o yung pinaka-mahalaga sa tatlo. Kasi ito yung pinaka-malakas kumain ng gulong. Halimbawa, dito kayo. Ayan. Makaganyan naman po yung gulong ninyo, ha? Ayan. Ayan. Ito yung toe out. Ito naman yung toe in. Okay? Ulitin ko. Pag naka-urong dito, sa harap naman tayo, pag naka-urong dito, naka-toe-in, ito naman naka-toe-out. Nakaturo, ah. Bawa po, top view kayo. Ganyan. Top view. Ito yung toe-in, ito yung toe-out. Okay? Ayun yung pinakamalakas kumain ng gulong. Kasi ang problema na ito kay Sir, mabilis maubos yung gulong. Ang concern niya. Laging loob yung napupudpod. Tireman, tuwing kailan ba tayo dapat nagpapa-align? Nagpapa-align po tayo at least every 10,000 kilometers or mas maaga pa. Depende po ako, sinasabi ako sa mga customer ko, depende sa dinadaanan ninyo kasi alam nyo naman po sa atin, hindi ganun ka-perfecto yung kalsada natin. So parang pag nauwi ka ng probinsya, maraming lubak, sinasuggest ko na mas agahan, mas ginagawa na 7,000 kilometers, 10,000, ganun. Pero pinaka-standard talaga is 10,000 kilometers. O kaya once a year. Sinasuggest ko once a year kasi yun nga, depende sa road condition na dinadaanan ninyo. So yun. Ito, idagdag ko na. May mga pumupunta rito sa amin na magkano yung camber alignment. Hindi po kasi dapat talaga tawag doon camber alignment eh. Ang tawag po kasi doon wheel alignment. Kasi ganito. Si camber po, isang adjustment ng wheel alignment. Kaya nga tatlo sila eh. Binubuo sila ng tatlong adjustment. Camber, caster, tsaka toe. So, ang tamang term po doon is magkano yung wheel alignment. Ikalawa, yung camber po, hindi na basta-basta yung ginagalaw. Lalong-lalo sa mga sedan. Halos naka-fix na yan. Maliban kung nag-lowered kayo, bibili kayo ng camber kit. Yung mga naka-negative, ginagawa naman nila. Kasi pag nagbaba kayo ng sakyan, magne-negative yan. Ginagawa nila, binibila ng mga camber kit. Doon nag-a-adjust nung camber. Pangatlo, hindi pa pwedeng mag-a-adjust ka ng camber na hindi ka mag-a-adjust ng toe. Pero pwede ka mag-adjust ng toe kahit hindi mo galawin to. Walang magiging problema. Pero pag itong dalawa na to, ginalaw ninyo, gagalaw tong toe na to.
Pero ito, kung pasok ng bawa, yan, pasok na yung mga yan. Kahit ito lang galawin mo, walang problema. Pero ito, kung halimbawa to, ginalaw nyo to, gagalaw din to, si ito. Ito yung pinakamalaking parte para sa kanila. Yung mga sedan, wala nang adjustment ng caster. Camber na lang kung sakali, tapos depende pa sa sitwasyon. Gaya ng sinabi ko, hindi basta-basta ina-adjust yung camber na yan. Ito na lang lagi, yung toe. Sinabi nyo, pa-adjust nyo yung camber. Eh kung hindi naman gagalawin dapat yung camber, sinabi nyo camber, pwede kayong pagsamantalahan ang mapupuntaan ninyo na kunwari, in-adjust yung camber. Kasi hindi nyo nga alam yun eh. Meron po ako isang video na about dun sa camber kung paano yung mga iba't ibang pag-adjust ng camber. So ito lang palang gagalawin nila. Kasi ito naman, o hindi nyo nga po alam yan, o yun. Yung toe lang in-adjust, siningil pa kayo ng camber. Kasi sinabi nyo, camber alignment. Nakagawian na ho kasi natin yun na camber alignment. O, pa-camber mo yun, pa-camber mo. Pero, nakalimutan po natin to. Ito lagi, ang pinaka-basic ito. Ito, halos, sa experience ko, hindi naman, laging ginagalaw yan. Laging ito, laging nagbabago yan. O, camber, o, eccentric type. Yan, inova. O, yung toe naman po, ina-adjust yan dito sa racking, tsaka tire rod. Kaya pag may nagpupunta rito sa amin, kinukorek ko na. Next time, sir, pa nagpa-align po kayo, sabihin nyo, wheel alignment. Okay? Ito naman sa mga, kagaya nito, kung alimbawa may kaabing, pwede may adjust. Sa mga coupe po yata, alam ko may mga kasi may mga ina-align ako rito na coupe, pero di ako sure kung lahat. May mga adjustment sila sa caster, kahit coupe sila. Pero kalimitan talaga nasa SUV, van, ganun. May mga adjustment yung caster nila. Okay? Again, yung camber ito, para sa kain ng gulong. Tapos, yung caster, yung abante, urong ng gulong, para sa kabig. Yung toe, pinakamahalaga sa lahat. Para pantay yung pudpud ng gulong natin. Okay? So, yun lang. Huwag na pong camber alignment, ha? Wheel alignment po. Okay? So, yun. Kay Sir Emmanuel, maraming salamat po. Tapan ko po si Sir. ingat po tayo lahat. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Okay?